and welcome to my channel. This is the Part 3 Zero Tutorial sa channel na to. Ngayon ay magfo-focus naman tayo sa bank accounts. How to create bank accounts and how to upload bank transactions sa Zero. So kung gusto nyo ang topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, didiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung gusto nyo ang mga topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang mamiss na videos na i-upload ko in the future. Guys, before we start, actually naisipan ko mag-live stream or gumawa ng live video. Kung anong topic, iniisip ko pa, it's either mag-Q&A tayo, answering ko yung mga questions nyo about bookkeeping, virtual assistant, or online work. Or live tutorial naman ng Zero or QuickBooks. So, depende yan. Actually, mag-create tayo ng poll. So, make sure na sagutin nyo yun. And yung majority, yun yung susundin natin. So, keep an eye on that. Okay, so let's go back to Zero. Guys, once na nakalagin ka na sa Zero, there are three ways para ma-access mo ang bank accounts. Pwede mo siyang ma-access sa dashboard. The other way is by going to the accounting section. And then kapag clinic mo yung accounting, meron diyang bank accounts. And the last one is through the chart of accounts. Okay, sa dashboard guys, makikita nyo dyan list ng bank accounts na meron kayo. So kung meron kayong 10 bank accounts, then makikita mo dyan yung lahat ng 10 bank accounts mo. Kung tatlo lang, edi tatlo lang din yung makikita mo. The other way naman is by clicking accounting and then bank accounts. Pag clinic mo si bank accounts, makikita mo dyan add bank account, transfer money, bank rules, and uncoded statement lines. And sa baba, makikita mo yung list ng bank accounts na meron ka. Okay? Now, let's create a bank account. Click mo lang yung add bank accounts. And then, makikita mo dito, nandito tayo sa new tab, which is yung add bank accounts, find your bank. Okay? All you have to do is to type yung ano ba yung bank na i-add mo. Is it HSBC, BDO, BPI, Bank of America, Bank of China. So, depende yan. Okay, so, i-type natin yung bank na kunwari i-gagawin natin. So, for this example and for this tutorial, sabihin natin na yung bank na i-add natin is RCBC. So, type mo lang dyan, RCBC. And then, magsasuggest dyan si Zero kung merong kaparehas. So, sabihin niya, Zero result. We couldn't find RCBC. Then, what you can do is to add it anyway. Pag clinic mo yung add it anyway, you can now add yung bank account name and yung account type. So, sa account name, sasabihin natin dito, RCBC USD. And then, sa account type, sasabihin natin credit card or other. Kung credit card siya, then click mo credit card, pero kung other, like savings or current, other yung ilalagay mo. And then, you can add the account number and then yung currency nung bank account na kine-create mo. So, for example, sa account number, lagay lang natin yung last 4 digit. 1, 2, 3, 4. And then, yung currency is USD, for example. And then, hit save. And then, that's it. Pag nag-scroll down ka, makikita mo na yung RCBC. Okay, so let's go back, add bank account, and then for this example, gusto mo naman PayPal yung i-create mo. So let's type PayPal. So kung makikita nyo, merong isang result na binigay si Zero. So you can click on that, PayPal, and then lalagay mo account name. So let's say yung account name is PayPal, and then yung currency is USD. Then continue, and then PayPal has been added. So, when you scroll down, makikita mo na dyan si PayPal na create mo. Okay? That is how you can create yung bank account sa Zero. Now,
We can create bank accounts then by going through the chart of accounts. So let's go back to accounting and then chart of accounts. So makikita niyo diyan sa chart of accounts, na discuss na natin to on my previous video. So make sure na napanood niyo yan. So kung gusto mong mag-add ng bank account, all you have to do is to click add bank account. So actually same process siya. Kung sa bank accounts ka man pumunta diretso or i-access mo siya sa chart of accounts, same lang din yung process. So find your bank account. So let's say BPI. So type natin BPI and then zero result. So add it anyway. And then lagay natin account name, so BPI. And then account code, this is optional. So pwede mo siyang ilagay diyan yung last 4 digit ni bank account mo. So 1 2 3 4 din, kunwari lang naman. So and then yung account type, is it credit card or other. So for this time, sasabihin ko credit card siya, okay? And then, so ayan, makikita nyo, credit card number, ano yung last digit? So, sabihin natin, 1, 2, 3, 4. And then, ano ba yung currency niya? Kung USD, peso, or ano mang currency yan. So, all you have to do is click save. That's it. 1, 2, 3, 4, BPI added. Zero works better with your transaction. So, ganyan yung makaka-receive ka ng notification na ganyan na na-create mo na yung bank accounts na yon. Guys, pag nag-create tayo ng bank accounts, yes, pwede dyan ang current type, savings type, time deposit type, pwede yan. And then, pwede rin namang credit cards. Yes, pwede siya. And then, payment gateway. So, pag sinabi natin payment gateway, sila yung PayPal, Stripe, Payoneer, TransferWise, or which is now called Wise, and so on. So pag in-inform ka ni client mo na, meron akong PayPal account, can you set up a payment gateway account sa Zero? Then you can do that by adding a bank account sa Zero. Okay, I hope that is clear and it makes sense sa inyong lahat. And then, so now na nakakreate na tayo ng bank account sa Zero, it's time to upload your bank transactions sa Zero. Actually, there are two ways para ma-import ang bank transactions sa Zero. Number one is through bank feed. Pag sinabi natin bank feed, it is a digital link between your bank and your accounting software. So, automatic nang nai-import yung bank transaction mo papuntang Zero or QuickBooks on a daily basis. And kapag bank feed na siya, you don't have to upload it manually. Okay, the other one is by uploading it manually. So, for example, binigyan ka ng bank statement ni clients mo in PDF file, then you have to convert that from PDF to CSV file. And then, once na ma-convert mo yan, pwede mo na yung ma-upload sa Zero. So, guys, siguro nagtatanong kayo, Kaji, paano ko ba masiset up na bank feed na yung transaction sa Zero para hindi na ako mag-upload manually? Actually guys, si client lang ang makakapag-connect ng bank niya sa Zero kasi siya yung may access sa bank niya. Pwera na lang kung binigyan ka niya ng access sa bank account niya. Then you can connect yung Zero at yung bank account niya. Pero kung hindi, si client po ang gagawa niyan, okay? Then, paano mo malalaman na, for example, nag-i-exist na yung Zero account ni client, paano mo malalaman na bank feed pala to or kailangan kong i-import yung transaction? Pag pumunta ka sa bank account na yon, makikita mo sa source, may nakalagay dyan, imported, and then meron ding bank feed. Pag-imported, then yun yung manual importation. Yung bank feed, yun na yung sinasabi ko sa inyo na directly connected si Zero sa bank accounts ni client mo. Okay? So, yun yun. So, ngayon, Kaji, hindi connected yung bank account ni client sa Zero niya. Kailangan ko mag-upload ng transaction. Paano ko gagawin yun? Okay, so, click mo lang yung bank accounts. So, kung nasa dashboard ka, click mo lang yung bank accounts. And then, punta ka sa manage account. And then, import a statement. Click mo yan. And then, makikita mo dyan, follow these steps to import your transactions. In a new window, go to your bank website, download your bank statement. Actually, minsan, kung wala kang access sa bank account ni client, kailangan mong i-request yung bank statement sa client mo. And then, once provided na niya at naka-PDF yan,
make sure na i-convert mo muna siya sa CSV file kasi hindi tatanggapin ni Xero kung naka-PDF file yan. Tinatanggap lang niya is naka-CSV, naka-OFX, or QIF na format. So, yun lang yung tinatanggap niya na format. So, make sure na so, nasa tamang format yung i-upload mo. Okay, and then number 3 is to upload the bank statements by clicking yung browse button. Okay, dito sa right side, makikita niyo yung file formats you can import. So, pwede ka dyang mag-download ng template na magagamit mo para makasure ka na tama yung pattern and yung format na i-upload mo sa Xero. So, click mo yung download or CSV template. And then, dyan mo makikita yung mga data na kailangan ni Xero para ma-import mo yung bank transactions ni client mo. So, we have here the date, the amount, the payee, the description, reference, and yung check number. Actually, ako madalas hindi ko na to ini-import lahat. Ang importante lang dito is yung date, yung amount, and syempre yung description. Pero kung available yung payee, then I would suggest na ilagay mo na yung payee para sa madali kang makapag-gawa ng reconciliation sa Xero. Okay? So, kung naka-PDF pa yung file na i-upload mo, i-convert mo muna siya sa CSV. Or, kung hindi ganun karami yung transaction mo, then you can just type it here. Let's say, meron tayong dalawang transaction na i-upload. Okay, so let's make an example here. So, yung date natin is 12/31/2020. Amount is 100. Yung payee is, sabihin natin, Jollibee. And then, yung just description niya is, sabihin natin, Sunday. For example lang. Okay? And then, once na ready ka na, click mo lang yung Ctrl-S ka lang or i-save mo lang yan. And then, yes. And then, punta ka na ulit dun sa import bank transactions and then click browse. And then, click mo yung statement na i-upload mo. Click open and then import. And then, makikita mo dyan. So, make sure na tama po yung mga statement line. So, kung date siya, transaction date siya, amount is transaction amount, pay is paid, description is description. Kung makikita niyo dito, yung reference is unassigned. So, make sure na reference to. So, check number is check number. And then, yung format ng date, and then check mo din kung tama ba yung format na ina-upload mo. Katulad nito, tingnan mo, transaction date, tama yung date, amount, positive, Joe, Sunday, and then, click mo yung save. And then, makikita mo dyan, import result, one statement line was imported, Xero were duplicate. So, kung may duplicate scan transaction na na-upload, i-inform ka ni Xero. Pero kung wala, then okay. And then, click mo lang yung okay. And then, that's it. And then, makikita mo na dyan yung transaction na in-upload mo sa Xero. Okay. So, yun yung way para makapag-create ka ng bank accounts and makapag-import ka ng bank transactions sa Xero. So, yung ginawa natin kanina is through the dashboard. Pag pumunta ka sa accounting and bank accounts, same din yung process. So, click mo lang din yung manage account, import a statement, and then i-follow mo lang yung process na na-mention ko kanina, and that's it. So, guys, that's how you can create bank accounts sa Xero and how to import bank transactions sa Xero. If you find this video helpful and very informative, please comment down below. I want more Kaji. And sa mga magko-comment dyan, pipili po tayo dyan ng isang lucky winner na mag-go one-on-one coaching with me for 1 hour. So, wow! Yeah! See you on my next video! Bye!